Oh, ayan po. Andito na po tayo sa may store ko. Ayan po, Sebastian Box. So, i-follow nyo na po. May order po ako ngayon. Order siya is 11:59. Na-receive ko siya sa email. So, ito, papakita ko po sa inyo kung paano po mag-receive ng order, paano po mag-fulfill, paano po gawin step by step. So, makikita nyo po ang order, ayun nga po, dito po sa order reviews, then pindutin nyo, click nyo yung orders, yan. Then, mag-a-appear na po dyan yung order. Yan, dito nyo po makikita sa pending kasi hindi pa po siya nakikreate yung package. So, ayan po, makikita nyo dyan sa pending. So, ayan po yung umorder sa akin. Ayan po, makikita nyo po yung date. Order date. So, order date, August 7, 2020, 11:48. Order type, pending since 1 hour pa lang. 1 hour ago pa lang siya in order. So, cash on delivery. Then, price niya is 285. So, pending siya. And then, ship on time hanggang August 12 lang. And then, so ano yon? So, August 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 5 days lang. Kailangan ma-ship mo na siya or ma-deliver. And then, ready to ship. Yan. So, ayan po. Dito nyo po makikita yung order nyo din. Mag-a-appear din po dyan. Ayan po. In order niya is Pasty Malos. 3 canister kasi yan per order. So, ayan sa gilid order niya. Pending order status. Pending order date. And total price. So, view mo. Kung baka kasi dalawa yan or whatever. So, ayan. Yan yung makikita pag binu-ordered. Order detail for number. Order detail for order number. Ganyan, ganyan. Ang umorder is si Dada Navarro from Pasig City. So, ayan. Makikita nyo dyan sa ilalim order. Dyan yung customer information, transaction, billing address, shipping address. Ayan, makikita nyo po dyan. So, okay. X na natin yan. So, ayan, makikita nyo. So, pwede nyo rin siyang sendan ng invite. Para i-follow niya yung store mo. And then, pag ganyan may umu-order sa akin, hindi naman ako mini-message. Bago umorder, nagte-thank you ako sa kanya. Then, so, thank you for shopping. Ganyan po. And then, naglalagay kasi ako ng personal message. Meron sa order nila. So, ayan, back na tayo sa Lazada Seller Center. So, ayan po ang Lazada Seller Center pag gamit ko ang laptop. So, ayun nga po, kapag may bagong order or bagong receipt kang order, makikita mo yan lahat sa pending all. So, hindi mo pa siya kasi nakikreate. So, ang mangyayari is, so, nasa pending siya. So, ikiklik mo. Ito. Ay, paano ba? Oh, wait lang. Ay. Saglit lang po. Yan. So, nasa pending all ka na. Ayan yung step 1. So, pending all. Pipindutin mo tong, yan. Yung pula na yan. Kasi dyan, kailangan mo siya i-print yung label. So, ayan. Makikita mo, print shipping label for selected items. Ayan yung bago mong order. So, press mo yan, click mo, then lalabas dyan yung details. Ayan yung i-scan ni Lazada kapag din drop off na or pick up yung item mo. So, ayan ang itsura niyan. So, makikita mo dyan, ayan, yung scan, i-scan yung customer, contact number, address ng customer. And then yung store diyan sa ilalim, Sebastian Box, yung address ko. And then kung paano niya babayaran, COD, ayan, cash. Tapos dito naman sa ilalim kung ano in order niya, ayan, sa ilalim is nakikita is special pasty malos.
So ayun, dito naman sa right side makikita diyan yung printer, G printer. And then copies 1 kung yung paper size niya. Kung paano mo siya ipiprint mo siya. So ayan, ipiprint mo na siya. So ito po yung printer natin. Ito yung G printer. So ipi-plug in na natin siya. Okay. So ayan, plug in na. Hirap na hirap. Nasa lapag lang po kasi. So ayan. Ito po itsura sa likod. Ayan po itsura sa likod niyan. Dalaway naka-plug in siya. Tapos ito yung turn on, turn off. So ayan. So ngayon, ito turn on mo. Ito turn on mo ngayon yan. So, i-check mo kung okay yung ano mo. Yan, okay pa naman yung sticker. Para hindi... Yan. Okay, papasok din naman yan. Then, pag nag-blue, okay na yan. Ready. And then, ito pong wire na to. Yan, yung wire na yan. I-coconnect nyo po dito sa may laptop nyo. So, ayan. Ito yung makakadetect. Para ma-print. Ma-print po yung ano nyo, yung waybill nyo po. So, ayan. I-click lang mo natin yan, yung print dito sa baba. Ayan. Click mo lang yan. Then, magpiprint na po yan. Ayan. Print. Then, ayan. Ayan. Makikita nyo po yan. Nagpiprint na siya. Ayan. Okay. So, done na po. So, tatanggalin mo na yan. So, ayan. Itsura ng waybill niya. Ilagay mo sa pouch pocket. So, ayan. Idadan mo na yan. Tapos na. So, ang mangyayari po is... So, ayan. Makikita nyo dyan. Print. Print na siya. So, ang gagawin nyo po is dito sa dulo makikita nyo po printed action check. So, it means na print na po siya. So, pwede nyo na siyang ready to ship. Ready to ship meaning pwede na siya i-pick up, pwede na siyang i-drop off. So, it depende po sa inyo kung ano pong usually ginagawa nyo, drop off or pick up. So, ayan, makikita nyo po, drop off LexPH, delivery LexPH. Then, you order number 1. So, lalagay nyo po dito sa ilalim, ayan, makikita nyo, ready to ship. So, ayan, print, click nyo lang po yan, ready to ship. And then, close. Ayan. So, yung item nyo kanina is nawala na po. Ayan. Nawala na siya sa pending. Ayan, tingnan nyo kung nandyan pa sa pending. Wala na siya, oh. Wala na siya sa pending. Diba, ayan, kanina nandyan siya. So, wala na yan. O, wala na siya dyan. Kasi, nandito na po siya sa may ready to ship. Pindutin nyo po yan. Yan, ready to ship. Ayan. Napunta na po siya. Ayan. Pag kinlik mo to, mag-a-appear yan sa ilalim. Ayan po yung order na bago. Ayan po yun, o. August 7. Ayan yun, o. Kasi may isa pa akong ready to ship, eh. Kaya dalawa yan. So, ito'y order kanina, ngayon lang. August 7, 11:48. 2 hours ago. Cash on deliver to 85 ready to ship. So, ayan. August 12, ship on time. So, ito pa'y isa ko pong ready to ship. Kaya nandito pa siya. Yung August 6. Bukas kasi ipipick up na siya. So, magsasabay na sila. Buti nga po nagsabay eh, kasi minsan mahirap yung pick up. Kaya usually nagda-drop off pa ako. Ang layo pa ng drop off dito. So, check nyo tong logistic. Check logistic. See eh. Yan. Yan po. Makikita nyo dyan, ready to ship na, ba? Diba? So, track your package. So, mag-a-appear po dyan sa mga Lazada app ng mga customer yung your parcel is packed and will be handed over to our delivery partner.
Ang order niya is special pastimalos. Yan, 3 canister. And then, ready to ship, drop off place. Ida-drop off dapat. Pero, total, meron naman kasing nag-pick up. So, ipapapick up ko na lang siya. So, ayun po ang step by step kung paano mag-receive ng orders kay Lazada. And kung paano i-fulfill. So, ayan. Ito po halimbawa ng mga na-ship na. Halimbawa po na-pick up na, nadala na po siya sa may area. Sa, ayan. Ito yung mga halimbawa ng mga na-ship na. Ito kasi ready to ship, nandito pa sa bahay. So, ito, halimbawa, itong mga nasa ship. Ayan po yung na-pick up na. Ayan po yung mga na drop off na. So, i-check nyo dyan yan sa check logistic kung anong sinasabi. So, ayan yung second, pag na-ship na. So, track your package. Ito yung una kasi, your parcel is packed and will be handed over to our delivery partner. Yun yung time na nandito pa yan sa bahay. Then, your package has been picked up by logistic partner. Pag na-pick up na, yan po yun. And then, your parcel has arrived at the logistic facility. It means, nandun na siya sa may logistic facility. So, anytime soon, pwede na siyang i-deliver. Kasi meron po silang mga date. Halimbawa, binibigyan nilang date kung kailan i-deliver. Ayan, August. August 2. Ayan, nag-arrive siya sa may logistic facility. Andiyan po may mga date at oras naman yan. Kung gusto nyo i-track yung package nyo, kung nasa na ba siya, kung okay pa ba siya, kung naligaw ba. Ayun po. So, X nyo na yan. Ayan po yung mga step by step para makita nyo. So, dito naman sa delivered, ayan yung mga successful na na-delivered na. Press nyo lang po sa taas yung delivered. And then, ito. Check logistic. Ayan. Track your package. Leave your delivery feedback here. Ibig sabihin, your package has been delivered. Okay, na-delivered na siya sa customer. So, andyan yung date, yung oras. And then, lagi kayong mag-ask sa may customer kung pwedeng maglagay sila ng comment or kung maganda ba sila, kung may, para po magkaroon ng rate yung Lazada seller center mo. Kasi mag-a-appear po yan pag may nag-visit sa may store mo sa Lazada. May nag-a-appear yun sa may harapan. So, ayun lang po. Masishare ko sa inyo step by step para mag-fulfill or mag-receive ng order kay Lazada. Sana po, may natutunan kayo. Okay, so, thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. Sana rin po, dito sa Lazada Seller Center, open naman po ito sa lahat. So, don't forget to like, share, and subscribe. Always be happy!